Alagang kapatid. Minsang naibalita ang isang taong tinamaan ng kidlat. Hindi ito bago at hindi rin ito unang beses na nangyari. Kahit sino pwedeng maging biktima ng parehong insidente. Kaya para makaiwas sa ganitong aksidente, iimbestigahan ng ating imbestigador ang tunay na mga pangyayari. May kasabihan, lightning does not strike the same place twice. Pero ang pamilya ni Mang Eli mukhang hindi sasang-ayon. Sa bahay kasi nila, tatlong beses tumama ang kidlat at tatlo silang mag-aama na naging biktima. Ngayong umaga sa Investigadok, samahan ninyo akong alamin ang peligro dulot ng kidlat. Tanghali na, pero si Mang Eli nakaratay pa rin sa sahig na ginagawa niyang higaan. Iniinda niya ang matinding sakit ng ulo at pagkabingi dahil sa aksidenteng kailanman ay hindi niya makalilimutan. Hunyo 27 nang magulantang ang mga taga San Mateo, Rizal nang malamang ang kanilang mga kabarong bangkero aksidenteng tinamaan ng kidlat habang nakasilong sa kubo sa tabing ilog. Dalawa ang patay, samantalang anim ang sugatan. Pumulan, eh sumilong ho kami lahat doon. Ano nga po, maya-maya po eh, bigla pong umalo sa harapan namin, nakidlat. Ano po kami lahat, manigas. Sabi nila sa ano po rin ang galing yung cellphone. Kasi habang kumikidlat po, meron kami hako ng cellphone, dudot. Cellphone puro nang galing. Sa pagiging bangkero, umaasa ng kabuhayan si Mang Eli. 700 pesos ang kinikita niya linggo-linggo, pantustos sa pangangailangan ng kanyang asawa at apat na anak. Pero dahil sa pinsalang dulot ng kidlat sa kanyang payat na katawan, kailangang tumigil si Mang Eli sa pagtatrabaho. Tumubok pa ako ng bangkay, tapos habang po nagbabangka ako hapon, naranda ko po sumasakit yung ulo ko. Kaya tumigil po ako. Kapos na kapos po talaga. Talagang, paano gagawin ko ako? Eh, malahat ng ulo ko. Paano ako makapaghanap buhay ng ano? Kakayanin ko po. Para po sa mga anak ko. Ano nga ba ang nangyayari sa isang tao kung tamaan siya ng kidlat? Dapat nating tandaan na ang kidlat ay isang napakalakas na source ng kuryente. Kung yung sa plugs natin sa bahay, 220 volts, ang isang kidlat ay maaring umabot ng 1 billion volts. So, ang unang-unang magiging sanhi ng karamdaman ng pasyente ay yung pagkasunog. Number two, yung maaring itumigil ang kanyang puso gawa ng nag-interfere yung kidlat doon sa pagtibok ng kanyang puso. Maari ring magkaroon ng matitinding internal injuries ang isang pasyenteng tinamaan ng direct hit ng isang kidlat. Meron bang natural electricity ang ating katawan na dumadaloy sa internal organs natin tulad ng puso at saka utak? Yung ating puso, para siya tumibok, may mga maliliit na surge ng kuryente yan. Kaya nga merong tinatawag na electrophysiology kasi may kuryente talaga tayo sa katawan. Sa isang lugar kung saan kumikidlat, natural na tumatama raw ito sa pinakamataas na istrukturang naroon. Sa kasong ito, ang kubo sa gitna ng bukid. Swerte na kung maituturing na nakaligtas si Mang Eli. Kadalasan raw kasi malubha ang nagiging kalagayan ng mga tinatamaan ng kidlat. Dahil sa malaking boltahe ng kuryente ng kidlat, maaari itong makasunog ng balat. Posible ring madamay ang kidney o bato ng biktima. At higit sa lahat, pwede nitong patigilin ang pagtibok ng puso. Kung tamaan ka kasi ng kidlat o isang matinding source ng kuryente, nagkakaroon ng tinatawag na demyelinization. Ibig sabihin, yung mga nerves, no, yung mga nerves na nanggagaling sa ating brain, ito ay unti-unting nasisira. Instant, maaring once na tamaan ka ng kidlat,
titigil kaagad ang puso mo. Kung ito ay hindi maagapan at hindi ulit mapasimulang tumibok ulit ang puso, ay tuloy-tuloy nang maaring ikamatay ng pasyente yun. Bukod sa pagkasunog, meron rin itong peligrong dulot sa mental health ng isang biktima. Sa mga ibang pasyente po, usually sa unang 24 oras, nagkakaroon minsan sila ng delirio. Ito ay sa kadahilanan ng pagkakaroon ng mga electrolyte imbalances, infeksyon na maaring dulot ng sunog mismo. Sa mga iba naman po ay nagkakaroon sila ng trauma o yung sinatawag natin na post-traumatic stress disorder o ito yung matinding takot na nararamdaman ng isang pasyente pagkatapos ng isang matinding kalamidad o matinding aksidente na pinagdaanan nila gaya nga po nito ng tinamaan ng kidlat. Ang post-traumatic stress disorder o PTSD ay isang uri ng kondisyon kung saan ang biktima ay nakararanas ng matinding trauma matapos makasaksi ng isang malagim na insidente. Specific na kaso natin ano na nabanggit, kung meron nga siyang mga sintomas ng PTSD, mainam na magpa-check up siya sa isang psychiatrist siguro. Ito ay baka kung mapatunayan natin na meron siyang PTSD, baka mangailangan siya ng gamot, no? Magagamot siya para matulungan siya na makarecover dito. Dinayo ko ang lugar ng mga nabiktima ng kidlat sa San Mateo, Rizal. Dito nakilala ko si Mang Alfred. Parang sumpa ang pagtama ng kidlat sa kanilang pamilya. Namatay kasi ang pinsan at kapatid niya dahil dito. Magandang umaga, Doc CJ po sa alagang kapatid. Kamusta po kayo? Basta bagsak. Tapos nangangatog. Kuryente o. Parang nakukuryente. Nangangalay. Oo, nangangalay yung ganito ko. Tapos kahit nakatayo pag matagal. Oo. Ngalay din. Okay. Imbis na dun sa multivitamin, yung B-complex, hindi nyo kailangan yung multivitamin, yung B-complex vitamin ang kailangan nyo po. Kasi nerves po yan, mga nerves, mga ugat, dun po kailangan. So, vitamin B-complex ang kailangan natin dito. Sunod kong binisita ang pamilya ni Mang Eli para matingnan ang kanilang kalagayan. Hello! Magandang umaga! DJ po, galing po sa alagang kapatid. Kamusta po kayo? Dito ko nalaman na hanggang ngayon, napeperwisyo pa rin si Mang Eli dahil sa pagtama ng kidlat sa kanila. Medyo may sumasakit ang ulo ko, tapos meron pong parang may bumabara sa tenga ko. Bumabara sa tenga? Nahihirapan kang makapagdinig? Hindi naman po, parang po may nakabara. Parang may nakabara. Tapos yung ulo ko, parang may pintik po na masakit. May pintik. Araw-araw ba nangyayari ito? Eh, yung paningin mo, may pagbabago ba? O minsan niya pahingin ko kayo yung parang kung umuwalin ako, kumukulot na lang ng ano yung mata ko. Anong nararamdaman mo kada may ulan o may thunderstorm? Yun po, nanginginig po. Nanginginig? Bakit sa palagay mo? Bakit ka nanginginig? Hindi ko nga po alam. Pagka ganyan po kumukulog, nanginginig po yung katawan ko. Importante nga yung sinabi nila ng doktor, kailangan may vitamina po at saka yung zinc, vitamin C at saka zinc. Kasi ito po yung mga nakakapagbigay tulong sa ating immune system din para maiwasan din yung komplikasyon pagkatapos po ng pinsala. Hanggang ngayon din, apektado pati ang mga anak niyang natamaan din ng kidlat. Handaan. Sige, sundan mo. Kailangan susundan mo. Hila. Hilahin mo. Okay, very good. Gawin nga sa kabila. Si Mark Vincent, pinipilit daw makarecover sa insidente habang ang kuya niyang si Ulysses mukhang hirap pa rin. Lumalabas ka pa ba para maglaro? Madalang po. Madalang na? Okay. Hindi ka ba tinatawag ng mga kalaro mo? Halika na, maglaro na tayo. Hindi po. Hindi na masyado. Mukhang okay si... Anong pangalan mo ulit? Mike Vincent. Mukhang okay si Mike Vincent kasi siya yung naka-recover ng mabuti, nakapagtawag ng tulong. Pero si Ulysses medyo tahimik, medyo malungkot. Ine-expect po natin na baka meron siya talagang di pangkaraniwang kalungkutan o yung tinatawag na depression kapag nangyari itong ganito. Babantayan mo na lang yung kapatid mo, ha? Mas makatutulong sa sino mang biktima ang atensyon, pagmamahal at pag-aalaga mula sa kanilang pamilya.
Ngayong tag-ulan, mag-ingat tayo mga kapatid. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo tatamaan ng hagupit ng inang kalikasan. Ako po si Doc CJ, ang inyong Investigadoc.